Oo, nariyan ka na agad. Tara, sabay-sabay tayong umawit mga bata. Ulat ang mata at buksan ang isipan. Ating lamnan, bagong kalaman. Ako si Teacher Liza, sasamahan ka. Sa ikatlong bayta. Nakatanggap ako ng liham mula sa aking dating mag-aaral. 6 na buwan lamang siyang nanirahan dito sa lungsod ng San Pablo sa Laguna. Pero lumipat na siya ngayon sa bayan na San Jose, Occidental, Mindoro. Halika, basahin natin. Mahal kong binibining Liza. Kumusta na po kayo? Ang ganda po sa lugar na nilipatan namin. Sana mayroon din ng mga ito dyan sa atin. Maraming anyong tubig at anyong lupa dito sa amin. Tanaw ang mga nagtataasang bundok. May malinis na ilog na maaaring pagliguan. Malapit din sa dagat. Ano-ano po kaya ang mayroon dyan sa atin? Magkapareho po kaya sila? Sana makapasyal po kayo rito sa amin. Lubos na gumagalang, Kim. Kim, dahil sa ilang buwan lang ang inilagi mo dito sa atin, hindi mo tuloy napuntahan ang Tagaytay sa Cavite. Pero nais kong ipadala sa iyo ang mga larawang ito. Mula dito, tanaw ang Bulkang Taal na nakalubog sa lawa ng Taal na nasa Batangas. Pwede kang mag-ikot, sakay ng bisikleta, sa lawan ng Sampaloc dito sa lungsod ng San Pablo, kung saan ang lawang narito ay 7. Ito naman ang Laguna Dibay, na pinakamalawak na lawa sa bansa. Maaari ka sanang maligo sa mainit na bukal sa gulod ng bundok Makiling at talon ng Pagsanhan dito sa Laguna. Ito naman ang talon ng Hinulugang Taktak sa Rizal. Sa Quezon naman, naroon ang bundok Banahaw. Pero Kim, huwag kang mag-alala. Dahil alam ko, dyan sa nilipatan mo ay sadyang pinagpala ng mga anyong lupa at anyong tubig. Mula Laguna, si Kim ay lumipat sa Occidental Mindoro. Ito ay nabibilang sa Region 4B Mimaropa. Ito ay binubuo ng mga lalawigang Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, at Palawan. Kim, sana makarating din ako dyan sa Mimaropa. Teka, ano ito? Kahon ng imahinasyon? Hello, Teacher Liza! Ay! Nagsasalita! Ako, ang kahon ng imahinasyon. Hindi ba gusto mong makapunta sa Mimaropa? Halika, dadalhin kita doon. Paano? Sakay na! Dadalhin ko kayo sa rehiyon ng Mimaropa. Tara! Pasok na tayo mga bata! Saan kaya tayo dadalhin ng kahon ng imahinasyon? Punta na tayo sa unang destinasyon! Andito na tayo sa una nating destinasyon, Teacher Liza! Mga bata, narito tayo sa Mindoro.
kung saan matatagpuan ang bundok Halcon na naghahati sa dalawang lalawigan, ang Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Ang bundok Halcon ang itinuturing na pinakamahirap na akyating bundok sa bansa dahil sa mga dalisdis nito. Ito ay may taas na 2,586 meters. Kung si Teacher Liza ay may taas na 1.5 meters, ibig sabihin, ang katumbas ng bundok Halcon ay 1,724 na Teacher Liza. Ang taas! San kaya tayo susunod na dadalhin ng kahon ng imahinasyon? Tara! Pasok tayo uli! Andito na tayo! Narito naman ako sa Oriental Mindoro. At ito ang talon ng Tamaraw na magdadaanan lang ng inyong sasakyan dahil nasa tabing kalsada lang ito. Maraming turista ang bumababa ng sasakyan para magpakuha ng litrato rito. May mga naliligo rin sa ibabang bahagi nito. Malamig ang tubig ng talon at mararamdaman mo ang ampiyas nito kapag lumalakas ang hangin. Malapit lang ito sa baybayin ng Puerto Galera na malimit ding puntahan ng mga turista, lalo na tuwing mainit ang panahon. Puti ang buhangin nito at napakalinis ng tubig. Nagpapakita lang ito na pinangangalagaan at pinahahalagaan ito ng mga taong nakatira sa isla. Sa gabi, mas maraming kainan at palabas sa pampang nito, kung kaya't lalong nalilibang at naaaliw ang mga pumupunta rito. Tara, pasok na tayo ulit! Excited na ako sa susunod nating pupuntahan! Oras na po para lumabas, Teacher Liza. Dito naman tayo sa Marinduque, kung saan makikita ang Bundok Malindig. Bundok Marlanga ang tawag dito noon. Sinasabing ito ay isang potensyal na aktibong bulkan na may kataasan ng 1,157 meters o 771 na Teacher Liza. Ito ang pinakamataas na bundok sa isla ng Marinduque na malimit akyatin ng mga mamumundok. Tara, pasok na ulit tayo para sa susunod na destinasyon! Okay, gandang ilog! Alam niyo ba kung nasaan ako ngayon? Narito ako sa Romblon. Isa sa mga pinakamalinis na ilog sa bansa itong Cantingas River. Napakalamig at napakalinaw ng tubig. Ito ay matatagpuan sa Sibuyan Island dito sa Romblon. Narito rin ang Dagugdug Falls na malinaw at malinig ang tubig. Ito ay mula sa bundok ng Giting-Giting. Mayroong iba't ibang level ng talon ito. Hindi ganun kadali ang makarating sa mga talon na ito. Kailangan ng guide upang makarating sa bawat talon. Oh, tuloy-tuloy lang ang ating paglalakbay. Bangka! Sakay tayo! Ang daming magagandang forma ng limestone. Aba!
Narito pala ako sa Puerto Princesa Underground River. Hindi ba't isa ito sa 7 Wonders of Nature na kinilala sa buong mundo? Ang kulay ng tubig ay luntian at asul. May naggagandang stalactites at stalagmites na may iba't ibang korte at imahe. Kaya pala maraming turista ang pumupunta rito dahil sa kabighabighaning tanawin at kapanapanabik na karanasan. Gusto kong bumalik balang araw dito sa lalawigan ng Palawan. Halika na! Mula Mimaropa, tumungo naman tayo sa ibang rehiyon, ang Rehiyon 5 o Bicol. Ang Bicol Region ay binubuo ng 6 na lalawigan. Ito ay ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, at Sorsogon. Welcome to Bicol Region, Teacher Liza. Wow! Mukhang hindi papatalo ang rehiyong Bicol pagdating sa mga anyong lupa at anyong tubig. Iyon! Iyon ang Bulkang Mayon! Narito na nga tayo sa Bicol dahil itong bulkan na may perpektong kono ang nagpapatanyag sa Bicol. Makikita rin dito ang lumubog na simbahan na natabunan ng lahar nang sumabog ang bulkan noong February 1, 1814 ang Cagsawaro Winds. Isa itong aktibong bulkan. Matatagpuan ang Bulkang Mayon sa Albay. Maraming turista ang dumadayo rito. Punta na tayo sa susunod nating destinasyon! Teka, hindi ba't iyon ang Calaguas Islands? Pinubuo ito ng maraming isla. Nasa Camarines Norte ito. Ang puputi ng buhangin at asul ang tubig. Maraming turista ang nagka-camping dito. Maraming tent at napakasariwa ng mga pagkain galing sa karagatan na iniyahain sa mga pumupunta rito. Ano kaya ang susunod nating destinasyon? Iyon ang lawa ng buhi sa Camarines Sur. Hindi ba't sa lawang iyon naninirahan ang isdang sinarapan? Ang kinilalang pinakamaliit na isda sa buong mundo. Ang lawang ito ay nasa pagitan ng dalawang bundok, ang bundok Malimas at bundok Iriga. Malaki ang pakinabang ng mga taong naninirahan sa paligid ng lawa rito. Bukod sa sinarapan, ay may nahuhuling tilapia dito. Nagagamit din ang lawa bilang patubig o irigasyon sa mga taniman at palay. Dako naman tayo sa susunod na destinasyon. Dito naman tayo sa lalawigan ng Masbate. Dito tayo sa isla ng Animasola, isa sa mga kilalang isla sa Burias. Maliban sa malinaw ang tubig dito, ay mabato ang lugar na ito at may mga magagandang rock formation. Malapit na tayong matapos, mga bata. Tara! Ito naman ang lalawigan ng Sorsogon. Tanyag dito ang Bulkang Bulusan.
Ito ay nasa pinakatimog na bahagi ng Luzon. Isa ito sa mga aktibong bulkan sa bansa, kung saan nahuling pumutok noong 2017. Sa timog silangang bahagi naman ito ay matatagpuan ang lawa ng Bulusan. Ito ay pinalilibutan ng mga kagubatan. Pinagkukuhanan ito ng patubig o irigasyon sa mga taniman sa mga karatig na lugar. Pupunta na tayo sa huli nating destinasyon! Ito naman ang Catanduanes, isa sa mga pulo na nakaharap sa karagatang Pasipiko, kung kaya tinawag na Land of the Howling Winds dahil malimit daanan ng bagyo. Gayunpaman, napapanatili pa rin nila ang ganda ng mga anyong tubig at anyong lupa dito. Oh, paano mga bata? Balik na tayo! Andito na tayo! Salamat! Kahon ng imahinasyon! Walang anuman po, Teacher Liza. Mga bata, sana ay na-enjoy nyo rin ang ating paglalakbay. Mga bata, kung nais rin ninyong maglakbay, gamitin nyo lang ang inyong imahinasyon. Napansin mo rin ba na napapalibutan ng tubig ang rehiyon ng Bicol? Ito ay dahil sa ang rehiyong ito ay isang tangway. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay sa mga pamayanang malapit sa tubig. Ang tangway ay isang anyong lupa na napaliligiran ng tubig sa tatlong sulok nito. Ito ay makitid at mahaba na nakaungos sa dagat o iba pang anyong tubig. Mga bata, ano-ano ang mga nabanggit na anyong lupa at anyong tubig na makikita sa mga natatangin lugar na babanggitin ko? Isulat ang letra ng tamang sagot. Ito ay anyong lupa na makikita sa albay na may perpektong hugis apa. A. Bundok Makiling. B. Bundok Banahaw. C. Bulkang Mayon. D. Bundok Malindig. Ang tamang sagot ay C. Bulkang Mayon. Ito ay anyong lupa na makikita sa albay na may perpektong hugis apa. Matatagpuan sa Palawan na kinilala sa buong mundo bilang isa sa 7 Wonders of Nature. A. Puerto Princesa Underground River. B. Talon ng Pagsanhan. C. Lawa ng Bulusan. D. Puting Baybayin ng Puerto Galera. Ang tamang sagot ay A. Puerto Princesa Underground River. Ito ay matatagpuan sa Palawan na kinilala sa buong mundo bilang isa sa 7 Wonders of Nature. Ito ang tanyag na lawa sa Sorsogon. A. Lawa ng Sampaloc. B. Lawa ng Laguna. C. Lawa ng Bulusan. D. Lawa ng Taal. Ang tamang sagot ay C. Lawa ng Bulusan. Ito ang tanyag na lawa sa Sorsogon. Ito ang talon na matatagpuan sa Oriental Mindoro. A. Talon ng Pagsanhan. B. Talon ng Hinlugang Taktak. C. Talon ng Tamaraw. D. Talon ng Dagubdub. Ang tamang sagot ay C. Talon ng Tamaraw.
Ito ang dalon na matatagpuan sa Oriental Mindoro. Ito ay matatagpuan sa Camarines Norte na puti ang buhangin at asul ang kulay ng tubig. A. Isla ng Kalagwas. B. Puerto Galera. C. Isla ng Animasola. D. Isla ng Masbate. Ang tamang sagot ay A. Isla ng Kalagwas ang matatagpuan sa Camarines Norte na puti ang buhangin at asul ang kulay ng tubig. Mahalagang malaman natin kung ano ang natatangi sa lipunang ating ginagalawan maging sa karatig-pook nito upang lubos na maipakilala ito sa ibang tao. Nararapat na pag-aralan natin ang magagandang lugar sa ating lalawigan. Ang mga anyong pisikal na makikita rito kasama ang mga tanyag na lugar na nagpapakilala sa pagiging katangi-tangi nito sa ibang lugar ng rehiyon. Mga bata, paghambingin natin ang mga katangian ayon sa datos sa ilang anyong lupa at anyong tubig sa lalawigan at rehiyon. Ang taas ng talon ng pagsanhan ay 390 feet. Ang talon ng tamaraw ay 423 feet. Mas mataas ang talon ng tamaraw kaysa talon ng pagsanhan. Ang lawan ng Laguna o Laguna Dibay ay may lawak na 40.5 kilometers. Ang lawan ng Taal naman ay may 18 kilometers. Ang lawan ng Laguna o Laguna Dibay ay mas malawak kaysa lawan ng Taal. Tinaguri ang pinakamalawak na lawa ito sa buong Pilipinas. Ang bundok Banahaw ay may taas na 7,120 feet, samantalang ang bundok Malindi ay may taas na 3,796 feet. Mas mataas ang bundok Banahaw kaysa bundok Malindi. Maraming mga anyong lupa at anyong tubig ang matatagpuan sa rehiyon na nagpapatanyag sa mga lalawigan nito. Kung kaya't kapag binanggit ng mga tao ang ilan sa mga ito, ay kaagad na naaalala kung saan lalawigan matatagpuan ito. Bilang isang mag-aaral, paano mo mapapanatili ang katangian ng iba't ibang anyong lupa at anyong tubig sa inyong lalawigan? Mga bata, ibahagi mo ang mga kaalaman mong ito sa ibang mag-aaral. Ako muli si Teacher Liza. Laging tatandaan, saraling panlipunan, tayo ay sama-sama maglalakbay sa daan patungo sa Korunungan. Muli tayong magkita-kita dito sa DepEd TV!